Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! This is Nelda Vasquez. Sa video na to, gagawa tayo ng biko. O kaya sa Bicol, ang tawag namin dito ay sinuman. Ayan. Meron tayo ditong malagkit, asukal, salt. Ayan, naglalagay pa ako ng salt pag gumagawa ako ng biko. Kasi pampalasa yun. Tsaka gata. Ayan, yung gata natin, nasa lata na siya. Ito, apat na takal to ng yung ginagamit natin pantakal sa bigas, sa rice cooker ba. Apat siya. Ngayon, ito, itong maliit na to, gagawin ko siyang toppings. Ito naman, 400 ml to para sa pagsuman ko. Ito, 165 ml. Ayan, umpisahan na natin. Ang una nating gagawin, pag gumagawa ako guys ng biko, gusto ko, sinasaing ko lang yung malagkit. Parang magsaing ka ng bigas, ganun lang. Ayan, sinasaing ko lang siya, tapos silalagay ko yung asin. Ayan, makita nyo mamaya kung paano ko siya gawin. Una, hugasan natin yung malagkit, tapos isasaing lang natin siya with asin, tsaka tubig lang. Yun lang guys. Okay, umpisahan na natin. Hugasan ang ating malagkit at ating isaing. Ayan guys, hugasan na natin yung ating malagkit. Dahil apat na takal lang naman siya. Pag isinasaing ko guys ang lag, kakaiba siya sa normal na pagsaing ng bigas. Binabawasan ko siya ng tubig kasi lulutuin ko pa siya mamaya sa gata. Ayan, instead na nasa number 4 yung tubig, gagawin ko siya ng nasa 3.5 lang siya. Ayan, nasa 3.5 lang yung tubig niya. Kasi lulutuin ko pa siya mamaya sa gata after kong saingin. Hindi ko siya sinakto ng apat na tubig. Ayan, ganun guys, yung pagsaing sa malagkit. Ayan, isaing na natin siya sa rice cooker. Start! Ayan, mga 30 minutes lang yan guys. Then, balikan natin siya mamaya. Magluluto muna tayo ng toppings para ready na siya mamaya. Ayan guys, magluluto na tayo ng toppings ngayon. Ito yung maliit na gata, 165 ml. Ibuhos ko siya dyan sa kawali. Konti lang guys ang aking gagawin kasi pansarili ko lang naman to. Chinese New Year ngayon. Ayan, gagawa tayo ng toppings para sa aking biko. Haluin lang natin siya ng haluin. Hanggang sa magmantika siya. Tapos maano na yung tawag sa amin lunok. Na sa brown at lumabas yung matika. Guys, ayan na yung aking lunok na ginawa. Malamig na siya. Pwede na natin siyang lagyan ng konting sukal.
mix lang natin siya. Kailangan guys, bago nilagyan ng asukal, malamig na siya. Kasi kung mainit pa, matutunaw siya yung asukal. Matutunaw siya, tapos magbubuo siya. Kaya dapat ilagay nyo pag malamig na, para hindi siya magbubuo. Para pino, pino yung pantoppings mamaya sa ibabaw ng biko. Ganyan guys, huwag masyadong marami kasi matamis yung biko. Ayan, kung nakikita nyo yung asukal ko, hindi gaano marami kasi ayaw ko nang matamis. Nasa inyo guys kung gaano karami yung asukal na ilagay nyo sa biko. Ayaw ko nang matamis. Masarili lang kasi kaya gusto ko, light lang yung tamis niya. Ayan guys, tapos na ang ating malagkit. Sinain na natin. Keep warm na siya. I-open natin siya. Tadan! Ayan. Ayan, okay na siya. Susunod natin gagawin, magluluto tayo ng gata para sa ating malagkit. Ayan. Pasingawin lang natin siya. Ayan. Maggagawa tayo ng malagkit ng biko. Ilagay natin yung gata. Iluluto natin dito yung ating malagkit na sinaing. 400 ml po itong aking gata. Kukuluin natin siya. Lagay natin itong asukal. Nakadepende po sa inyo ang tamis ng biko. Kung gusto nyo matamis, dagdagan nyo. Lagayin lang po natin. Kanina, naglagay na ako ng asin doon sa aking malagkit na sinaing. Ngayon, maglalagay pa rin ako ng asin dito ng kaunti. Ayan, lagay natin siya ng asin. Para masarap. Pampalasa daw yun. Ayan. Halo lang natin siya. Ayan. Siguro mga 5 minutes lang ng kulo. Pwede nyo na ilagay yung kanin, yung malagkit. Pagkulong-kulo na siyang ganyan, pwede na natin ilagay yung kanin. Yung malagkit na ating sinain. Ayan, ilagay na natin yung malagkit. Sa gata. Guys, nailagay na natin yung malagkit. Haluin lang natin siya ng haluin. Haluin mabuti para yung gata at yung asukal mag-mix ng maigit sa ating sinaing na malagkit. Ganito yung paraan ng paggawa ko ng suman guys. Kasi para hindi ako mahirapan. Alam mo yung pag-iin-in. Kasi kung isasabay mo yung gata at malagkit, tagal niyang maluto. Ito kasi mabilisan siya. Kaya ganito yung paggawa ko ng biko. Una, isasain ko yung malagkit na parang nagsasain ka ng bigas. Tapos, pagluto na yung malagkit, yun, pakukuluan mo lang yung gata, tsaka asukal, konting asin. Yan, ihalo mo na yung malagkit na sinaing. Ayan guys, kung naalala nyo kanina gumawa tayo ng toppings, may ano siya, may konting oil dun sa gata. Ilalagay ko siya dyan. Yan yung oil, para mabango-mabango siya. At malasa. Ihalo ko na siya dyan, para mag-mix. Ang bango niya guys, ihalo mo lang siya ng ihalo para halong-halo lahat ng ingredients. Ayan, ang bango niya guys, grabe. Ayan, ayan, okay na yan, halong-halo na siya. Ang bango ng ating biko, ayan, nalagyan na natin sa lagayan. Ayan guys, nakagawa na tayo ng biko, lalagyan na natin siya ng toppings. Ito yung ating toppings. Ayan. Ito yung ating suman or biko na ating ginawa. Ayan. Lalagyan ko siya dyan ng toppings. Ayan. O, diba? Ang bango niya, grabe. Ayan. Nakagawa ako ng tatlo siya. Meron pa dun extra sa kawali. Ayan. Then ito.
Ayan, guys. Ang bango. Saka, syempre, masarap. Ayan. Sana, nagustuhan nyo ang aking tutorial kung paano gumawa ng biko. Yung madaling paraan para gumawa ng biko. Ayan, isain nyo lang, tapos lutuin yung gata. Ayan, o diba? Ayan. Ayan, guys. Sarap niya. Ayan, guys. Tikman nyo na. Ang sarap. Ayan, diba? Ayan. Ayan. Tikman natin. Mmm. Sarap. Sarap, guys. Pwede pang umulit. Ayan. Mmm. Masarap sa kape. Tapos malamig yung panahon. Kain tayo, guys. Ayan. Diba ang sarap? Ayan. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, please like and share po and do comment below sa aking video na to. Sana nagustuhan nyo ang aking tutorial video kung paano gumawa ng biko. Thank you so much, guys. Salamat dun sa mga nag-subscribes sa aking YouTube channel at nagla-like, nag-comment. Thank you so much sa support. Thank you po. Thank you. God bless. Bye.